Hi! Welcome back to my channel! Oops! Kamusta kayo? For today's video, ang gagawin natin ay magluluto tayo ng merienda ulit. Ano ba yan? Di ba usong-uso yung tuna pie? Ngayon, ang gagawin natin instead of tuna pie ay... Halatang-halata pala tong kupas. Wala, syempre, ganyan talaga pag nasa bahay. Kailangan talagang maninipis lang ang suot. Sobrang init. Ngayon, mabalik tayo sa original topic. Magluluto ako ngayon ng corned beef pie using wheat bread and with oats yung aking gagawing breading. So, after ko magpatuyo ng buhok, bababa na ako sa, of course, sa baba. Dahil magluluto na ako. Samahan niyo ako, guys! Start. Ito po ang ating ingredients. First, Highlands corned beef. Or any brand of your choice. Pwede naman. Next is medium-sized potato na i-grate natin siya mamaya for the filling. Next is medium-sized egg na ihahalo natin mamaya sa milk para pangsara ng ating mga corned beef pie at pang-dipping na rin sa kanila. Next is cheese na hihiwa-hiwain natin mamaya for the filling. And yan yung gatas mamaya na ihahalo natin together with the egg para pang-dipping at pang-sara ng tinapay. And it can be also any brand. Next is jumbo slice whole wheat bread from Allsense. It can be any brand. Next is Quaker oatmeal, isasama natin yan sa ating Marby's breadcrumbs para sa ating coating before frying. Okay, let's start by cleaning the work area and prepare all the ingredients. Okay, so bubuksan ko na yung ating corned beef. Then, dalawang lata po yan ha. Then, ilalagay ko na yung grated potato. Ginrate ko po yung potato in that way, mas madaling maluto. Since hindi na natin igigisa yung corned beef bago natin siya ilagay sa loob ng mga tinapay. Ayan. Then, okay na. I-mix natin. Then, dito na po mag-start ang ating mga optional ingredients. So, let's start with pepper. And then... Kung wala kayo, kung ayaw nyo lagyan ng pepper, guys, it's fine. And then, I will add oregano para magkaroon siya ng rustic flavor. And next, I will also add basil. Ayan. Pero pwede naman lahat hindi ilagay yon. Nilagay ko lang sila para added flavor sa ating corned beef pie. Mas gusto ko kasi yung may added flavor. Pero kung gusto niya naman na yung simpleng flavor lang, ay sure na okay naman na kahit hindi ilagay yon. It's fine. Then ayan, mix-mix lang natin until well-blended na yung grated potato na nilagay natin sa corned beef.
Then after that, set aside muna. Ayan. Next, kumuha po tayo ng tuyong lalagyan at ilagay na po natin yung oatmeal, mga 2 tablespoon, at yung ating Marbies breadcrumbs. Yan, tansyahan na lang po yan. Yan ang magiging coating natin sa ating mga corned beef pie. Halu-haluin lang natin, guys. So, ito ang magiging coating ng ating mga corned beef pie. Dito natin sila i-dip before natin sila iprito. Eto na, kumuha ng lalagyan at ilagay na yung ating one whole egg. At isunod na natin yung ating evaporated milk. Tansyahan na lang dito, guys, wala na siyang saktong measurement, basta sa tingin nyo okay na siya para sa ating dipping. Yun. Then, next na natin yung ating Olsen's wheat bread. Jumbo size ang pinili ko, guys, para mas madali siyang lagyan ng palaman, mas malaki. So, ang gagawin lang natin is i-cut lang natin yung mga edges niya. Hindi naman to masasayang kasi binigay ko sa husband ko, ipangkakape daw niya. I mean, kakainin niya habang nagkakape. So, hindi siya masasayang. Ayoko kasi siyang isama, guys, kasi medyo matigas yung gilid. So, mahihirapan tayong magdikit pag ganon. So, iisa-isahin ko ang pagka-cut ng edge sa lahat ng ating tinapay. Next, kukunin ko ang baso since wala akong rolling pin para mapitpit ko ang mga tinapay. Pitpiting mabuti para mas malapad siya at para mas madali siyang idikit mamayang maglalagay na tayo ng filling. Okay, so assemble time na tayo. Kuha tayo ng ating pinitpit na tinapay. Then ilagay lang natin yung corned beef at yung cheese sa loob. Kung sa tingin nyo kulang pa ng pitpit yung tinapay nyo, kunin nyo lang yung baso or yung rolling pin at i-roll nyo ulit. Then, pagkatapos nyo nang nilagyan ng filling ng corned beef at ng cheese, pwede nyo nang i-seal using the dipping na egg and milk. Tapos, pag nasara nyo ng mabuti using fork, pagpitpitin natin yung gilid, then ilagay natin dun sa ating coating, which is yung pinaghalong oatmeal at breadcrumbs. Then yun na, ready to fry na ang ating mga corned beef pie. Okay, we are ready to fry. Dito, ang ginamit ko ay canola oil. Naglagay din ako ng konting butter para mas malinamnam ang result. So, fry until golden brown and yun na, luto na sila. Ito na po ang ating finished product. Ayan.
So ngayon guys, papatikim ko po sa aking asawa and let's see kung ano ang kanyang sasabihin. Yummy! Sana guys, nagustuhan nyo ang paggawa ko ng corned beef pie. Try nyo to, for sure!